Ngayong araw, diringgin sa Senado ang mga alegasyong pang-aabuso ng grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated na nasa Surigao del Norte. Kasama sa mga dadalo sa hearing, ang leader ng grupo na si J. Renz Quilario o Senyor Aguila. Naka-full alert status ang bayan ng Socorro kung saan ininspeksyon lahat ng pumapasok at lumalabas sa bayan. Ipinatigil muna ng lokal na pamahalaan ang ilang aktibidad tulad ng alternative learning system sa Sitio Kapihan, ang sentro ng komunidad ng Socorro Bayanihan Services. Dati na itinanggi ng mga leader ng SBSI ang mga alegasyon sa kanilang grupo, kabilang ang pang-aabuso mano sa mga menor de edad nilang miyembro at sa pilitang pagpapakasal. Mahigpit din daw na nagbabantay ang Commission on Election sa Socorro, Surigao del Norte, pero hindi raw kailangan sa ilalim ang lugar sa COMELEC control. Ako para sa akin, hindi pa. Hindi tayo kinakailangang mag-worry dahil binigyan naman ako ng magandang assessment ng ating COMELEC field personnel at ng AFPPNP at saka Coast Guard. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, wala namang kinalaman ang issue ng Socorro Bayanihan Service Incorporated sa paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, hindi pinagbigyan ng COMELEC and Bank ang hiling ng Department of the Interior and local government na payagan pa rin ng barangay assemblies sa loob ng campaign period. Sabi ni Garcia, baka daw kasi magamit ang barangay assemblies para isulong ang kandidatura ng mga opisyal na tatakbo ulit. Mga Kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.